tawag kami, pero ina-advise kami na mag-iingat kapag lumabas. Hanggat maaari, huwag masyadong maglalabas. For our safety din naman, kasi kung mahawa kami sa virus na yan, lahat ng kasama namin sa bahay, mahawa din. So, ang dami abritado. So, ang advice so in short, na mag-ingat. Yeah. So, in short, Jake, hindi kayo naka-lockdown. Ang Taiwan, hindi naka-lockdown. Hindi totally naka-lockdown, sir. Oh, I see. So, normal yes, operation, sir. Normal operation siya as long as, mag-wear kayo ng mask, and then, yes, sir. How about yung social distancing? Meron din ba dyan? Meron, sir. Talagang pinapatubad yung social distancing ngayon dito. Mm-hmm. Like, ngayon, nandito ako sa mall. Pagpasok ko ng mall, may thermal scanner sila sa lahat na pumapasok sa mall. Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. Tapos, ayun, provided nila yung mga alcohol, sanitizer, hand sanitizer. Sir? Ano, sir? Nasaan ka ngayon sa Taiwan? Nandito ako, sir, sa Taoyuan. Taoyuan City. Mm-hmm. It's a malapit city. Ako. Yes, sir. Malapit ako sa Taoyuan International Airport. Oh, okay. Okay. Mayroon bang panic buying din dyan? Like dito sa Philippines? Wala naman. Mga siguro mga Taiwanese nangyayari. Panic buying, like tissue. Tissue talaga. Yes, alcohol? Hindi alcohol. Sa alcohol naman, medyo kontrolado din naman nila na one person, mm-hmm. one alcohol. Tsaka sa mask. Oh. Kasi dati yung sa mask, dati sa mask, may ano siya, may tinatawag kasi kami yung ERC dito, Alien Resident Certificate. Mm-hmm. So ang dulo ng number na yun, kapag event saka odd number, may designated na araw kung mm-hmm. pwede kang bumili. Bumili? Para may coding. Para may coding. Para may color coding. Kaya kontrolado talaga yung mga... Kontrolado. Kontrolado talaga ng government dito. Oo. So, parang in short, parang well-disciplined yung mga tao dyan, no? Parang gano'n na nga, sir. Mm-hmm. Takot sila sa gobyerno. Jake, kanina sabi mo you are looking for a job, di ba? Since na you are requested na to find job. So do you think at this time you can easily find a job for you? I think naman sir makakahanap ako ng new job within 2 months. Kasi ang nangyayari kasi ngayon dito, mahirap sila kumuha ng tao sa Pilipinas gawa ng pandemic. Oo, wala makakaalis. So much advantage ako kasi nandito na ako sa Taiwan. Mm-hmm. Mas madali ako makaka-apply. Okay. Mm-hmm. Yes, sir. So which means na at this time, meron namang hiring kahit na merong COVID. Or you mean after the COVID lockdown, that's the time you're going to look for a job? No, sir. Kahit ngayon, nagsisimula na ako mag-apply. Okay. Actually, galing ako sa interview ngayon. Galing ako sa interview. Around 2 o'clock. So, good luck sa interview mo. Good luck sa bago mong matatrabahuan. I hope you can find a job soon. Thank you, sir. Thank you, sir. So, kamusta naman yung, like, may mga kakilala ka rin ibang Pinoy dyan. So, kamusta naman ang kalagayan nila? So far, sir, maraming apektado ng mga company dito sa pandemic na kasi gawa ng tulad ng sa amin, sa airlines kami. Tapos yung iba, mga electronics, apektado din sila kasi pag-transfer ng product, hindi sila makakuha ng supply kasi wala ng flight. So apektado sila. Marami din company na bumabagsak ngayon talaga. So although, yun nga, walang lockdown, pero... Apektado pa rin talaga, sir. Maraming apektado na mga big company dito sa Taiwan. Mm-hmm. So, like, migrant worker na maliliop, mayroon talagang gano'n na apektado na maliliop sa trabaho. Mm-hmm. So, talagang, this is a worldwide crisis, no? Crisis. Akala namin, kanina we were just talking about it,
kamusta naman kaya sa Taiwan? Are they really into crisis? So it means that we're all really affected. Affected talaga. That's why we really want to talk to our Filipino people abroad and some friends that we have. So we would like to find out what's really going on around the globe. So yung mga viewers natin, eh, talagang makita nila kung ano yung mga nagaganap. Not just here in the Philippines, but also all over the world. So that's why maraming salamat, Jake, na talagang pinaunlakan kami sa mga oras na ito na give and share to us your experience in Taiwan. So yung mga experiences mo while there's no, wala pang lockdown, kamusta naman ang trabaho mo dyan? Sir, sa trabaho ko, walang problema kasi I love my ano, recently job. Kasi food company siya, so my background kasi is food company din naman. Super okay naman siya. So ito lang talaga ang pandemic ng pagsak ng company namin ngayon na humina kasi walang flight. Walang flight. So, hindi mo nagagamit ang pagiging Mr. World. Is that, am I correct, Mr. World? Yes, sir. Mr. United World. Yeah. So, hindi mo nagagamit ang iyong title dyan. Hindi masyado, sir. So, may mga, nung walang ano, COVID, may mga modeling gig ka rin ba dyan? Taiwan? Meron, sir, meron. Like dapat may shoot ako for film festival sa Kaohsiung. Itong month na to, na-cancel kasi gawa ng may pandemic nga. So to avoid the pandemic, kinancel yung shoot ko. For film festival sana yun, sir. Ako yung main actor doon. Wow! Filipino yung ano? Yung producer? Or sa Taiwan mismo? Ito siya ng kahit na cancel yan, there's a better opportunity for you. Diba? Sabi nga nila when things close down, then there's a good doors will open of opportunity. Yes, tama. So ano lang tayo ngayon, siguro more on faith and siguro ano nila, cooperation ang gagawin natin. Cooperation with the government. So ngayon, Jake. Talagang ano, dapat cooperate sa government, sir. Jake, magpakita ka naman kahit papano doon sa harap ng ano mo para makita ka ng mga fans mo, friends mo. Yan. Ayan. Diba? Iwako naman si Jake. your family, your family in the Philippines. Para sa mga pamilya ko nga pala, maraming salamat sa support lagi at sana mag-iingat kayo lagi diyan. Stay at home lang talaga. At saka wag talagang maglalabas kahit saan kasi medyo tumataas ang bilang ng may infected sa Pilipinas. And message mo rin sa mga Filipino, like yung mga Filipino sa Taiwan and sa Philippines. Anong message mo, Jake? Sa mga frontliner naman ng Pilipinas, maraming salamat kasi andun talaga sila to protect the infected person and yung wala pang infected, talagang nangunguna sila na stay at home talaga. So parang tinataya nila yung buhay nila to fight COVID-19. Kasi pag hindi biro yung COVID-19 kung nasa frontliner ka, parang yung kabila mong paa nasa hukay na gano'n. Correct. Nakakatakot talaga yung COVID-19. Kaya hindi biro yung trabaho nila. Hindi biro, sir. Sana naman matapos na tong crisis na daw. At sa mga Pilipino naman dito sa Taiwan, mag-ingat lang talaga. Mag-iingat lang din. Kasi so far naman, may narinig ako dati na may isang migrant worker na nag-positive sa COVID-19. Pero
wala pa namang, wala ko nabasang news sa social media na naka-recover siya or mm-hmm. ano nangyari sa kanya. Hindi ko lang ano nangyari doon. Mm-hmm. Mm-hmm. So, how many percent, Jake, how many percentage of patient, COVID patients do you think ang meron na chance sa Taiwan? So, nabasa ko sa ano, 300 plus. 300 plus. Oh. Oh, at least konti pa talaga, ha? Dalawa ata yung namatay. Mm-hmm. Tsaka yung namatay, dalawang matatanda. And yung mga recovery, percentage ng recovery out of... Yung recovery naman, mas... Hindi ko masyado na, ano yun, na-view yung articles ng news. Pero maraming naka-recover. So. Ah, that's a good thing naman. Uh-huh. Ang advice naman nila, palakasin lang talaga yung immune system. Immune system. Ayun. So, ay, ikaw naman. Uh-huh. Paano mo naman pinapalakas ang immune system mo? I think vitamin C every day, sir. Tapos exercise lang, daily exercise. Tapos tamang tulog. Mm-hmm. Tsaka tamang pagkain. Mm-hmm. So nakabukas pa naman ang mga gym dyan sa Taiwan ngayon? World Gym ata, medyo strict na rin sila. Mm-hmm. Pero hindi na ako pumupunta doon. May sarili kasing gym sa dorm na. May sa dorm na. So you have your own ano workout regime. Yes sir, yes sir. Ayun. Okay. So again, thank you so much, Jake. Yes sir, thank you so much, sir. Thank you so much, Jake, sa time na binigay mo. Mhm. Tsaka konting message lang sir para sa mga Pilipino diyan sa mga kababayan natin diyan sa Pilipinas. At sana naman makinig kayo sa government kasi yung ginagawa ng gobyerno para sa atin 'yan for our safety. Mm-hmm. Kasi pag lumabas tayo at matitigas yung ulo natin, paano kapag na-infect ka? Saan ka tatakbo? Saan ka mangingin ng tulong? Yes. Sa gobyerno rin din naman, di ba? Yes, correct. Ayun, sa mga kababayan natin, take it from Jake. Kasi hindi talaga biro yung current situation natin. Sana makinig na lang tayo sa government, makinig tayo sa mga local, sa LGUs natin para matapos na itong ano natin. Kasi di ba, ang purpose natin is flatten the curve ng COVID. Thank you so much, sir. So maraming salamat ulit, Jake, and mag-ingat palagi dyan sa Taiwan. Kayo din, sir. Maraming salamat, sir. Babalik ka na sa trabaho, Jake, after this interview? Wala akong trabaho ngayon. Di off ngayon, sir. After nito, okay. May bibilin lang ako sa labas. Okay. Yeah, thank you for giving your time. Maraming salamat. Yeah, thank you, sir, for inviting me. Na sa susunod natin pag-uusap, may bago ka ng trabaho. Sige, sir. And before we end this, before we end this conversation, John would like to share some Bible verse. John. Okay. Galatians chapter 6 verse 9. It says, "Don't get tired of doing what is good. Don't be discouraged and give up, for we will reap a harvest of blessing at the appropriate time." So again, sa ating guest, kay Jake, maraming salamat. Sabi nga, just continue doing good, lalo na sa mga panahon na ito na kailangan nating maging to help and support those people who are in need, lalo na yung mga wala nang makain sa kanilang mga kahanan. If you have more than enough in your house, if you're willing to give and share it, please, because this is the right time for us to share whatever we have. So, yes. Again, this is what the Lord is telling us in His Word. So, in a proper time, we will also harvest. So, yes. Again, thank you. Thank you, Jake. Maraming salamat. At Bench, go back to you. Yes, speaking of sharing, John, we would like to thank you, MMG Queen of Hearts family natin, for the continued support and sa pamimigay ng mga relief goods sa ating mga frontliners. And good job, Queen Nikki and kay General. Thank you so much sa lahat ng help and sa mga queens natin and candidates ng Mrs. Queen of Hearts Philippines. Maraming salamat and I hope marami pa kayong matulungan.